Good morning mga idol at welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Upstory TV. At ngayong araw magkukwentuhan tayo tungkol sa mga iba't ibang karamdaman na dumadapo sa ating katawan. At isa na dito yung kapansin-pansin na mas maraming mga kabataan ngayon ang maagang dapuan o kapitan ng mga karamdaman. Naalala ko nung panahon na pinapagamot ko yung tatay ko sa Chinese General Hospital sa may Blooming Creek sa Maynila, sa Metro Manila. Yan. Ang sakit ng tatay ko ay cancer. Dun sa ano ng mga may cancer, marami kaming nakakasabay o salamuha, ano, kasi puro may cancer yung ano doon sa isang building na pinupuntahan namin. Iba't ibang klase at iba't ibang uri ng cancer. Ano, marami kaming nakakasalamuha doon o nakakasabay ng tatay ko sa pagpapakobalt dati at yung cobalt kasi ay radiation yung ginagawa, ano, saka doon sa pagpapakikemo, ano, na mga kabataan o mga bata, meron talaga mga batang bata. Yan. Awang-awa ako ng mga panahon. Hindi ko, nagtataka lang ako bakit maraming mga kabataan. Ngayon ko lang naunawaan, mga idol. At ito yung ating pagkukwentuhan, ito yung pagpuhuntahan natin dito sa ating tambayan. Kung bakit maraming ngayon mga kabataan ang nasasadlak sa ganitong mga karamdaman, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman, tulad na rin ng ating mga nararanasan sa acid reflux. Tara na at pagkwentuhan tayo mga idol. Idol, good morning muli at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating puntahan, dito sa Upstory TV. At walang sawa na magbibigay tayo ng mga naiisip nating content na makakatulong para sa mga katulad ko na may sakit na GERD at iba pa mga karamdaman, lalong-lalo na yung ating pagkukwentuhan ngayon. Naisip ko lang bigla na i-share ko sa inyo yung mga napansin ko sa panahon na nagpapagamot kami doon sa tatay ko sa Manila sa sakit niyang cancer. Ano, yung tatay ko, ang sakit niya ay madalang sa Pilipinas. Ano, nakukuha daw ito sa mga chemical na mga pampasabog, ano, mga ganun. Hindi namin alam kung bakit nagkaroon siya, ano, at hindi naman siya, hindi, wala namang gera dito sa Pilipinas, ano, napakatagal na ng panahon ng gera. Yan. Ano siya, plasmacytoma, kung di ako nagkakamali, yung sa kanya. Sa buto siya na ikinakalat na ang dugo, ano, kaya maraming mga cancer cell sa buong katawan niya ang nagsulputan. At yun yung naging problema. Ano, yun nga, tulad ng kinuwento ko kanina, na habang nagpapagamot kami, iba-ibang mga uri ng tao ang nakita namin doon. Ano, ang nakasalumuhan namin doon. May matanda, may babae, may lalaki,
ano, at may bata. Marami bang bata ang meron may ganitong karamdaman? Tapos sa buong ospital, as in, nung umpisa, kasi nasabi ko sa inyo yung case ng tatay ko, kung saan sumusulpot yung ano niya, yung tumor niya, yung cancer niya. Kasi nga, na yung bukol niya ay nadadala ng mga ng dugo, ano, na ikakalat sa pamamagitan ng dugo, ano, kung saan buto pwede tumubo yun at lumutong o magato yung buto, yung tapat ng tutubuan ng bukol. Yan. ang unang case na nagkaroon sa kanya ay dito sa may ilong, sa ilalim. Nahirapan siyang huminga at nung nandito sa probinsya, inakala na nagkaroon siya ng hika, asma. Tapos nung sa mga gamot na pang-asma, hindi kayanin, napilitan kaming dalhin sa Manila. Unang-unang dinala namin sa Valenzuela yun eh. De Los Santos ata, De Los Santos ba yun? Basta sa Valenzuela. Tapos, ito, kwento ko lang yung case ng tatay ko bakit. May mga nakasalumuha akong mga kabataan, ano. Sa De Los Santos, dun pa lang, nakita ko na yung mga kabataan. Kasi, ako, panahon yun, sumasama ako sa pinsan ko, nagsusupply kami ng mga gamot at saka mga medical supply sa mga iba't ibang hospital, pero hindi ako napupunta doon sa mga may pasyente kaya hindi ko masyadong napapansin, ano. Noong ko lang napansin noong panahon na nagdadala na ako ng pasyente yung tatay ko nga, napansin ko may mga marami mga kabataan pala ang nagkakasakit, ano, nagkakasakit sa panahon ngayon kumpara noong una. Ako noong panahong nagkasakit ako, bata din ako noon eh, pero hindi gaanong marami ano ng mga kabataan na nakakasabay ko na may sakit. Ngayon iba talaga. Kahit punta sa mga ospital dito, marami mga kabataan na may mga malulubang karamdaman. Yan. Ang marami nga mga autistic na kabataan, maraming mga ganyang case ngayon, ano. Yan. Ganito, yun, kwento ko nga muna sa tatay ko, gustong butasan at doon papakainin. Hindi kami pumayag kaya nadala namin siya sa sa Chinese General Hospital at yun yung naging hospital niya nang umabot ng 6 taon na higit. Yun, nandun na kami, unang-una ENT, tapos kung saan-saan, kasi sabi ko nga yung buto niya may problema kung saan-saan tumutubo dahil nga nung ano, dala nung dugo, ano. Doon ko napansin na halos buong building ng hospital napunta, malaki din kasi yung Chinese General Hospital na napuntahan namin, ang daming case ng mga kabataan. Yan. Tapos nung panahon na nagtagal na kami ng ganon, malaki talaga yung gastos, million na talaga din ng gastos sa pagpapagamot. Dumating yung time na ano, na naganap na kami ng iba pa rin hospital. Nagpunta kami ng PGH, nag-try kami, magtingin doon. Ang dami talaga mga kabataan. Para na napansin ko. Tapos sa ano, sa iba pa yung hospital, kasi yung Reyes, ano yun? Kasi Reyes General Hospital ba yun? Nasa Manila din. Nandun ang DOH eh, alam ko. Sobrang dami pa rin ang kabataan. Yun, nagtataka lang ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ano? Bakit ganun kadami ang mga kabataan na nagkakasakit ng iba't ibang malulupang mga karamdaman? Yun, namulat ako sa internet na nagre-research, ano, doon ko na pag-alaman, ano, tapos umaattend ako ng mga seminar, kung saan seminar ng mga food supplement, ano, gusto ko malaman kung ano talaga yung pwede kong makakatulong sa karamdaman ko. At alam niyo naman na napakatagal na ako may karamdaman na good at nawala na ako ng pag-asa dyan at nagkaroon na rin ako ng
anxiety, lalo-lalo na in depression dahil nawala na talaga ako ng pag-asa. Pero ngayon, nabubuo na muli yung pag-asa ko na balang araw, mawawala din yung mga iniinom kong gamot sa pamamagitan, sa padahan-dahan na paglilinis, padahan-dahan na pagkukorek dun sa aking mga problema sa katawan. Thanks God at kahit pa paano, nakakaranas ako ng pagbabago. Ano, malaking pagbabago na hindi ko naranasan sa haba ng panahon. Ano, mas malakas pa resistensya ko noon kumpara ngayon. Ano, dahil mas madami akong mga komplikasyon, pero mas malaki na yung na-improve ngayon kumpara dati na tuloy-tuloy. Yan. Kaya okay yung mga practice na ginagawa ko na siya namang sinishare ko sa inyo mga idol. Yun, dahil nga sa pag-aaral, pag-re-research, at umaattend ng mga seminar, doon ko nalaman at sinasabi sa mga module mga topic na ang dahilan ay dahil nga sa ating realidad na buhay ngayon. Masyadong toxic ang buhay natin. Una sa pagkain, pangalawa sa community, pangatlo yung iniikutan talaga ng buhay natin, yung real life natin, masyadong high-tech tayo. Ano, yung high-tech wala kayang naitutulong sa pagpapaunlad ng community, ng bansa, ng daigdig, pagpapaunlad, pagpapadali ng ating mga ginagawa. Pero hindi natin napapansin na pagpapadali din ng ating buhay. Ano, masyado tayong mga synthetic chemical na inihahalo. Masyado matatali ng mga tao. Maraming synthetic na chemical na i-invento. At hanggang sa pagkain, may mga halo hanggang sa gamot, vitamins, puro synthetic yan. Ano, puro synthetic. Ultimo nga sa pandigma, talaga namang napaka-high-tech na tayo. Ano, high-tech. Ultimo sa mga sasakyan, kaya polluted talaga tayo. Ngayon, ultimo sa communication, high-tech tayo. Isa pala, hindi ko alam at hindi natin nakikita, hindi natin alam na bawat kinikilos natin, bawat hinihinga natin, bawat paggalaw natin sa ating pwesto, kung saan man tayo pumunta, ay nasa peligro ang buhay natin. Nasa peligro kung hindi man tayo mismo ay yung magiging anak natin mga idol. Yung radiation pala ng nasa kapaligiran natin ay kapahamakan para sa magiging salinlahi natin. Ito na yung mga iaanak na mula sa atin, mula sa mga anak natin. Ano? Yun pala mga idol. Kaya maraming mga bata na ngayon, ang bata pa lang, kinakapitan na ng matinding mga karamdaman. Ganun din po mga idol, bata pa lang, nasa napupunan pa lang sila, yung iba nga, ginagawa pa lang mga idol. Ano? Ginagawa pa lang ni tatay at ni nanay. Nasa peligro na kung ano-ano ng mga synthetic, dahil may mga ano talaga na gusto maging malusog yung anak. Siyempre katulad ko, gusto ko ganun yung mga anak ko. Nasa sinapupunan pa lang kung ano-ano ng synthetic ang ibinibigay sa kay nanay para maging malusog yung bata. Magiging malusog yung bata, pero hindi natin alam na meron din bad effect para dun sa bata. Ano? Yun. Kung napapansin nyo, ang buhay nung panahong una, nung hindi pa high-tech ang mundo, ang haba pa siya, hindi pa ganun instant ang buhay nun. Ano, hindi instant ang buhay nun. Pag nagtanim ka ng palay, sa isang taon pa ang ani. Ngayon, pag nagtanim ka ng palay, tatlong buwan na ani. Ano, pag nag-alaga ka ng manok, 45 days o 35 days, maibebenta mo na, makakatay na. Pag nag-alaga ka ng baboy, ganun din. Pag nag-alaga ka ng baka, nag-alaga ka ng isda, kung ano-ano mga hayop ang alagaan mo, ganun ka instant, napakabilis. Ganun na rin kabilis
na tayo ay tumanda, na tayo ay magkasakit, na tayo ay bata pa lang ay magkasakit na. Yun yung dahilan, mga idol. Share ko lang ito, mga idol, ha. Share ko lang sa inyo. At yun natutunan ko, na-realize ko na tama. Na tama. Ngayon, nagkaroon ng kasagutan yung mga katanungan ko dati na kapag sinasamahan ko ang tatay ko sa ospital, napapansin ko yung mga bata, nagtataka ako at naaawa na bakit kabata-bata pa may sakit na agad. Ano? Sabi ng iba, baka daw hindi compatible yung genes ng magulang. Possible, pero ngayon ko na-realize nung nag-re-research lagi ako at umaattend na ako ng mga seminar, doon ko na-realize na ang dahilan talaga ay yung ating mundong ginagalawan. Kaya hanggang maaari, kahit papaano, kahit maihabol man lang natin yung natural na pamumuhay kahit dun sa mga ginagawa natin na hindi puro synthetic. Ako, umiinom ako ng synthetic dahil sabi ko nga, mahalaga din yung synthetic dahil kailangan ng pamigil, kailangan pigilin. Dahil nakuha ko ang sakit na to sa realidad na buhay na meron ako. Matagal na may ganito ang karamdaman, kailangan na talaga ng pangontra. Ngayon, kailangan ko ng synthetic para mangontra at tinutulungan ko ng mga natural na pamamaraan. Ngayon, mga idol, sa pagtsatsaga ko ng pagtulong sa natural na pamamaraan kung paano masisolusyonan ang problema ko sa aking karamdaman, pinapangarap ko na dahan-dahan din na mawala yung synthetic na iniinom ko. Sana ganun din kayo, mga idol. At sana nakakatulong ang video ito para sa inyo. Bye-bye at God bless you. Good morning muli, mga idol. May panibagong buhay, panibagong bukas na liliwanag para sa atin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.